Mabuhay! Kumusta ka? Pag-aralan natin ngayon ang konsepto ng kakapusan, pati na rin ang kakulangan. Noong ating nakaraang aralin ay napag-aralan natin ang konsepto ng economics. Napag-aralan natin ang kahulugan, pati na rin ang kahalagahan nito. Ngunit, sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ang kakapusan, pati na rin ang kakulangan. Pero, alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng kakapusan at ng kakulangan? Kung hindi pa, sige, pag-aralan natin yan. Panigurado naman ay isa ka na rin sa mga estudyanteng naging masaya sapagkat nabili mo ang paborito mong donut, pati na rin ang paborito mong inumin. Subalit, sa kagustuhang mabili ang iyong mga paborito, darating sa punto na mararanasan mong maubusan. Maubusan ng pera. Dahil dyan, simulan na natin ngayong pag-aralan ang kakapusan at kakulangan. Umpisahan natin ang kakapusan. Pag sinabing kakapusan, ito ay tinatawag sa Ingles bilang scarcity. Ano nga ba ang ibig sabihin ng scarcity? Ang scarcity ay umiiral dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Alam naman natin na ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ay walang katapusan at walang hangganan. Subalit, ang mga pinagkukunang yaman ay limitado na lamang. Isang halimbawa na lamang ang tubig. Para sa iba, napaka-imposible na maubos ang tubig. Pero dahil limitado lamang ang mga pinagkukunan natin ng yaman, darating at darating sa punto na ang tubig ay unti-unting mauubos. Bakit nga ba natin nararanasan ang kakapusan? Ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nararanasan ng mga tao ang kakapusan dahil una, hindi tayo nagtitipid. Alam na ang limitado ang mga pinagkukunang yaman, patuloy pa rin tayo sa paggastos at patuloy pa rin tayo sa paggamit. Pangalawa, tulad na lamang ng sinabi ko kanina, walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Dahil tayo ay patuloy na kumukuha ng ating mga pangangailangan, kasabay na rin ang paglaki ng populasyon ng isang bansa, talagang mararanasan natin ang kakapusan. Ikatlo naman ay karamihan sa ating mga pinagkukunang yaman ay mga non-renewable. Pag sinabi nating non-renewable, ito ang mga pinagkukunang yamang hindi natin maaaring mapalitan. Kung hindi natin maaaring palitan at patuloy ang paggamit, tiyak na mararanasan natin ang kakapusan. At ang huli, maaari karamihan talaga sa atin ay masyadong kampante. Masyadong kampante na ang lahat ng bagay ay hindi maaaring maubos. Ngayon ay magtungo naman tayo sa kakulangan. Ang kakulangan ay tinatawag sa Ingles bilang shortage. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kakulangan? Tandaan mo ito ha. Ang kakulangan ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto o hindi kaya ay mataas ang demand ng isang produkto. Isang halimbawa na lamang ay ang bigas. Panigurado naman ay napapanood mo sa mga balita maging sa iba pang social media ang tungkol sa mga kakulangan natin pagdating sa bigas. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamayamang bansa pagdating sa bigas. Subalit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagkukulang pa rin ang Pilipinas. Kung kaya, tayo ay patuloy na umaangkat mula sa ibang bansa. Isa pang halimbawa ay ang alkohol. Noon ay nagkakaubusan na sa pagbili ng alkohol sapagkat marami ang nagtatago at patuloy na nagbebenta sa mataas na presyo nito. Bukod pa riyan, ano pa nga ba ang iba pang dahilan kung bakit nararanasan nating mga tao ang kakulangan? Una, kaya marahil tayo ay nakakaranas ng kakulangan dahil na rin sa tinatawag nating panic buying.
Tulad na lamang noong tayo ay nagkaroon ng community quarantine, noong inanunsyo ng gobyerno na tayo ay sasailalim muli sa community quarantine sa loob ng 2 linggo, ang ilan ay sumobra o mas marami pa ang kanilang binibiling produkto na higit para sa 2 linggo. Ang sunod naman, siguro marahil ito ay trending. Kapag sinabi nating trending, ito ay maaaring nauuso o sikat. At kapag ito ay sikat, ito ay maaaring inendorso ng ilan sa mga sikat na artista. Sunod naman ay ang hoarding. Ang hoarding ay pagtatago. Ang ilan sa mga negosyante, maging ang mga simpleng mamamayan ay nagtatago ng iba't ibang produkto na mababa ang presyo at ilalabas na lamang sa oras na mataas na ang presyo nito. At ang huli ay panahon. Maaaring tayo ay nakakaranas ng kalamidad o hindi kaya hindi napapanahon ng isang produkto. Katulad na lamang ng mga gulay pati na rin ang prutas. O, ngayon, nagkaroon ka na ba ng idea kung ano ang pinagkaiba ng kakulangan at ng kakapusan? Meron ka bang katanungan? Kung wala, sige, hanggang dito na lang. Paalam!